nalito na ang Global Daily Mirror News Alert. Pangulong Bongbong Marcos at punong ministro ng Japan na si Fumio Kishida ay nagpaplano ng karagdagang talakayan sa mga isyong maritime sa South China Sea ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles nitong Biyernes. Sa press conference sa New York pagkatapos ng bilateral meeting ni Marcos at US President Joe Biden, sinabi ni Cruz Angeles na walang partikular na pag-uusap hinggil sa pagtulong ng Japan sa Pilipinas sa usapin ng pagpapatrolya at pagtatanggol sa West Philippine Sea. Ang mga isyong pandagat ay nangunguna sa agenda tulad ng batas pandagat, seguridad sa dagat at kapayapaan sa rehiyon. Mahalaga ang pagkilala ng United States sa Pilipinas bilang partner nito sa Mutual Defense Treaty o MDT ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Ginawa ng opisyal ng palasyo ang pahayag matapos makipagpulong si Pangulong Marcos kay US President Biden sa sideline ng United Nations General Assembly sa New York. Sa posibilidad na magkaroon ng bagong kasunduan o muling tukuyin ang MDT, sinabi ng Press Secretary na tinalaki ito ngunit wala pang karagdagang impormasyon na ibinigay sa kanya. Samantala, sinabi ni Cruz Angeles na ang Visiting Forces Agreement na nagpapahintulot sa mga tropang US na sanayin at payuhan ang militar ng Pilipinas sa pagtugon sa kalamidad at ang paglaban nito sa mga terorista ay hindi particular na binanggit sa mga plano na parehong panig ng Pilipinas at US. Inilatag muli ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang holistic at comprehensive na plano ng bansa para buhayin ang dati nitong masiglang industriya ng turismo sa Pilipinas. Sa pagsali sa economic team sa Philippine Economic Briefing, sinabi ni Frasco na patuloy na tututukan ang Metro Manila sa pag-enhance ng connectivity, convenience at kalidad para sa mas magandang karanasan ng paglalakbay sa bansa. Binuksan muli ng Pilipinas ang borders nito noong February 2022, tiniyak ng Kalihim na ang kaligtasan at seguridad ng mga turista ay isa ring pangunahing prioridad at nakikipagtulungan ito sa Department of National Defense at Department of Interior and Local Government. Nakatanggap ang Armed Forces of the Philippines itong Biyernes ng kagamitan sa weightlifting mula sa Tokyo 2020 Olympic Gold Medalist at Air Force Staff Sergeant Heidelin Diaz Naranjo. Ang Deputy Chief of Staff for Personnel ng AFP, si Major General Adriano Perez Jr. ay tumanggap ng donasyon sa ngalan ni AFP Chief of Staff, Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro sa isang seremonya sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Ang donasyon ay sa ilalim ng partnership ng Samahang Weightlifting ng Pilipinas. Ito ay naglalayon na isulong ang mga kaganapan sa weightlifting sa mga tauhan ng AFP at kanilang mga dependent na may layuning makabuo ng higit pang world class na mga sundalong atleta. Sugat sa dugo stars, rumamba sa red carpet ng pelikula. Excited lalo na ang mga young stars na sina Kai Flores, Mira Aquino, Shira Tweg at iba pa dahil first time nilang tumapak sa red carpet ng sarili nilang pelikula. Sobrang kinakaban po, nanginginig po ngayon. Pero maraming salamat po sa lahat ng pumunta. Sana mag-enjoy kayo, sana may matutunan kayo pagtapos ng panoorin kung sino man nandito sa premiere night. So actually, I really feel excited. Siyempre, it's my first ever film. So, dati po, siyempre naglalakad lang po ako sa mga sinihan. Nakikita ko po mga kung sino-sinong lalabas po sa sinihan. Tapos ngayon po, I feel so proud, so pleasure na ako naman po manonood ng sarili kong movie sa sinihan po. Yes. Right now, I'm feeling very nervous, very excited, like mixed feelings po talaga. Hindi rin maikakaila ang excitement ni Janice de Belen para sa mga young stars, lalo na para sa producer ng pelikula na si Bambi Fuentes. I'm actually excited for Bambi kasi first venture niya to, and I'm excited to get the message across because the real reason for the movie is to talk about AIDS and to remind people that there's something else, na meron pa ring AIDS, diba? So I'm more excited about that. I hope it does well, especially for the newcomers kasi alam kong first day nila to, they must be excited and very nervous, diba? It's just, kakaiba pala yung feeling when you're back sa harap ng sinehan for something like this kasi parang ang tagal nang hindi nangyayari nito. Para naman kay Charmaine Anais, masaya siyang maging parte ng isang advocacy film. It's advocacy. It's an advocacy film to promote awareness on HIV, which I think is really good. I think it's good
that you talk about the disease, what you should do para you don't get it. Diba? So that's one of the reasons why I did this. So I'm anxious to see how it came out. Mapapanood na ang advocacy film na Sugat sa Dugo, ang Katotohanan sa Mga Sinihan simula September 28. Samantala, Leonardo DiCaprio at Gigi Hadid opisyal na nga bang in a relationship? Ayon sa mga ulat, nakita ang dalawang masayang magkasama halos 2 linggo matapos si anunsyong hiwalay na ang Titanic actor sa American Model na si Camila Moroni. Sa report ng People, sinabi ng isang source na nasa getting to know stage na ang dalawa. Sa kabilang banda, wala pang kumpirmasyon mula sa dalawa kung officially dating na nga ba sila. At yan ang pinakuling update dala sa inyo ng Global Daily Mirror News Alert. I-follow at mag-subscribe sa aming YouTube, Facebook at Instagram. Bisitahin din ang www.globaldailymirror.com. Ako po si Ice Martinez. Magandang araw.